2, 4, 6. Oh! Struggle sa mga seller yung nag-a-unboxing, lalo na kung ilang box yung inaano nila. Pag ganitong nag-unboxing ako ng succulents, parang tinatamad na ako mag-assemble ng gagawin ko. Kala ko walang bayad, sabi libre na daw yun ah. Pag magpapalabor ka ng plant rack, yung design na gusto mo, makukuha. Pero kung ganito lang, ate, simple lang yung gusto nyo, bumili na lang kayo. Hello everyone! Welcome back to our channel. In today's video ay tuturuan ko kayo. Wow! Expert po. In today's video ay mag-assemble tayo ng gagawin nating plant rack gamit ang slotted angle bar. Or etong hawak ko, yung may mga butas na, yung lalagyan na lang ng tornilyo. Actually, hindi ko mapapakita sa inyo kung magkano yung nagastos. Kasi wala yung resibo hindi nabigay nung inihatid sa parking. Ang kailangan nyong gamitin sa pagbuo ng plant rack na gagawin natin, yung divider na dire-diretso, apat lang yung binili ko. Nakalimutan ko yung sukat. Mamaya, susukatin natin. Ang kailangan nyong gamitin dito, syempre, itong slotted angle bar. Tapos, ito yung pagpapatungan. Ayan, hindi ko siya mapakita sa inyo ng ayos kasi mabigat. Apat kasi yung laman niyan ng isang box na yan. So, apat lang yung binili natin. Kasi, bala ko ngang ilagay dito ay yung mga house plants para hindi siya nakakalat kung saan-saan. Iniisip ko kung ilalagay ko to doon sa lagayan ko ng kalateya kasi mag-aayos na naman tayo or doon sa dulo. Kasi kailangan ko talaga siyang harangan yung kabilang gilid kasi may washing machine doon. Ito ay hindi ko alam kung, alam ko kung saan siya nakalagay, sa taas at sa baba. So ipapakita ko na lang sa inyo mamaya. Kasi yung naka-display doon or naka-assemble na ganito, yung slotted angle bar na may mga patungan, ay sabi ko ibigay sa akin yung lahat nung kailangan kasi ayoko nang bumalik kung sakaling kulang or kailangan ng tornilyo, mga ganyan. Tapos ito yung pinaka patungan sa baba, yung letter L. L ba yun? Ayan o. Mamaya yan. And then, kailangan natin, magkano to? 26 pesos. Kala ko walang bayad, sabi libre na daw yun ah. Tapos, ito yung mga tornilyo. 21 pesos ang, hindi ko alam kung ilan ang laman niya, pero saktong-sakto na daw tong limang, ayan o. Lima, sakto. Tapos, bumili tayo nitong pang-lock, di 12. Ito yung 12, ito yung 13. Hindi ko alam kung ano yung tawag dito. Basta ito yung ginagamit na pang-lock doon sa mga tornilyo para hindi ka na mahirapan, hahawakan mo pa siya mano-mano. Ito, iikot mo lang. So, start na natin. At bago ko muna pala to gawin, buksan natin yung pinadala sa atin ni Ella succulent. Andun sa loob, kukuhanin ko lang. Succulent yon for sure. Nakita nyo yung nasa likod ko, nilinis ko na po kasi ipapakabit na natin tong steel matting sa wall para wala nang kalat dito. Bago ako mag-edit or bago ako mag-upload ng video, naglinis muna ako dito. Ito yung pinadala sa atin Ella Succulent. Thank you so much po. I-open ko na siya. Fresh na fresh. Bagong dating. 2, 4, 6. Oh! 8, 2, 4, 6, 8. Wow. Ay, okay. Wow, may new roots na. Ang dami ng bagong ugat ha. Wala pa ako nito, yung compactum. Actually, meron, kaya lang maliit pa. Ayan o. Kanina natutulog ako, may nagpatao po. Naboboseson ko na yung LBC. Kasi alam ko na pag LBC yung dumadating, iisa lang yung nagdi-deliver dito. Or dalawa or tatlo sila, pero sila lang paulit-ulit yung nagdi-deliver. Wow! Ito yung isa, yung una. Ayan o. Tapos ito yung pangalawa. Next! Wow! Ayan, mga single-single itong mga nare-receive ko. Thank you po. May mga bagong roots na siya, oh. Tingnan nyo. Yung mga pinadala niya sa atin. Tatlo pa lang itong nabubuksan natin, pero mukhang lahat ito may roots, eh. Ito, dito naman tayo. Ganda naman ng tissue, ang lambot. Two heads. Ayan. Next ay, ito yung na-receive natin. Wow! Ay, nagpo-propa na yung isa. Ayun, ito yung isa o. Oh, nagpo-propa na siya. Huwag natin tanggalin. Ang loloki po. So, next. Next na tayo.
Ang lalaki naman ng napadala niya, ang healthy. Angel's finger ba to? Etong mga ina-unbox natin, Korean succulent siya. Galing kay Ella's Succulents. From Taguig to nang galing. So nagulat ako at ang bilis. Pero nakita ko sa ano, sa kanilang Facebook page, Tagalaon yun siya. Or yun lang yung province niya. Wala pa ako nito. Actually, halos lahat nung nakikita ko dito, wala pa ako. Ito ang meron ako, pero maliit, compactum. Nasusurprise ako kung ano yung mga pinapadala sa akin, lalo na pag hindi ko in order, tapos pinadalhan ako. Natutuwa ako manghula kung ano yung nasa loob ng tissue. Pero for sure ako struggle sa mga seller yung nag-a-unboxing, lalo na kung ilang box yung inaano nila, nung binabalatan nila or tinatanggalan ng tissue. Kasi bago yan ipa-deliver sa atin, sinisilip na muna nila kung may damage yung kanilang mga ipapa-deliver sa atin. Ano to? Magpapatulong ako sa ID nito kasi hindi ako gaanong marunong sa mga ID ng parang variegated to. Tignan nyo, oh. Tignan nyo, may mga ano siya dito, splash ng white. Variegated ba to? Ayun, oh, may mga splash ng white. Magpapatulong ako sa ID nito kay Ella Succulent. At doon po sa hindi pa nakaka-like ng page nila, i-like nyo na. At meron namang mga price yung kanilang pinopost doon. So, ito yung last. Meron din silang mga pre-order. I-message nyo na lang po sila kung ano yung mga gusto nyong succulents na hindi nila napopost. Ayan! Ang gundong healthy! Ito ay, wala siya. Ay, mayroon. May new roots na rin. Madami-dami na din. So, ayan. Pagkatanim, tinatanggal ko lang to. Or bago itanim, tinatanggal ko lang to, yung mga dry. Pero pag alam nyo na ganito, yung dry pa lang yun sa dulo, pero fresh pa yung ganyan, huwag nyong tatanggalin kasi habang wala pa siya sa potting mix or habang di pa siya nakaupo sa potting mix, ay dito po siya umiinom ng tubig. Kaya kung magtataka kayo at yung mga nare-receive natin na mga nasa ba dito, wala eh. Actually, ito. Example natin, ha. Kung magtataka kayo, at yung ating mga nare-receive na mga succulent ay meron siya mga tuyo. Yan po ay iniinom nila. Oh, 'di ba? Ang nipis-nipis, oh. Talagang ano na sila, tuyong tuyo. Ito rin, oh. Yan, isinip siya sa kanila ni supplier ng fresh na fresh, pero nung dumating dito, umiinom sila ng tubig. Akala nila dinidiligan pa rin sila through potting mix nila. Ang hindi nila alam, pugot na yung ugat nila. Pag ganitong nag-unboxing ako ng succulents, parang tinatamad na ako mag-assemble ng gagawin ko. Or parang ayoko nang gawin yung dapat kong gawin. Once again, thank you so much po ulit, Ella Succulents, sa pagpapadala nyo sa akin ng mga nagagandahang K-pop babies na yan. Hayaan nyo po at aalagaan ko siya at i-update ko po kayo soon. Para naman di masayang yung mga pinapadala nyo sa akin. So it's time para mag-assemble. Ang size nito ay 1.5 feet ang kanyang lapad. And then, doon sa pahaba ay 6 feet. Sa All Home ko din po nabili yan sa mga magtatanong. Ang kagandahan lang dito, meron siya dito sa gitnang nakalagay. Yung isa kasing nakita namin, wala. Ang una natin gagawin ay ito. Yun lang yung gagayahin natin kasi pinicturan ko lang doon yung naka-assemble na para masundan dito sa bahay kasi mabibili nyo siya ng ganito lang. Dalawang klase yung side niya. Isa yung medyo makited, tapos yung isa malapad. Ayan. Dito tayo sa makited. And then, ito ay ipapasok natin sa loob. Ayan. Tingnan lang natin sa may butas. Next dyan, pag nakatapat na yung butas, ay ipasok nyo na yung tornilyo. Ayan. Tapos, yung lock sa loob. Kung ako sa inyo, wag nyo muna siyang higpitan ng todo higpit. Basta ilock nyo lang siya, tapos pag mahigpit na, okay na muna yan. Pag naka-assemble na lahat, saka nyo siya higpitan ng gamit ito. And then, dito naman sa dulo, yun. Nakaisa na tayo, doon naman tayo sa kabila. Same procedure lang. Hanapin natin yung butas, o itapat natin sa butas. Dali lang to, kahit babae, ako nga oh, dali oh. Tapos, ipapasok ulit natin to. Pag magpapalabor ka ng plant rack, yung design na gusto mo, makukuha. Pero kung simple lang yung gusto nyo, bumili na lang kayo. Sa All Home, madaming design ng plant rack ngayon, yung mga affordable, may 3,000, 4,000, may 5,000, 6,000, marami kayong pamimilian dito sa Star Mall, San Jose del Monte, Bulacan.
Tignan nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo, ha. Ito yung 1 inch, tapos dito sa kabila, yung 1.5 inch. Yung pinakalabas natin ng 1 inch, ito, oh. Tignan nyo mga butas. Tandaan nyo yan, guys, oh. Dalawang size lang yung butas, tapos ito yung may mahaba. Diyan yung paloob. Update pala guys sa ating plant rack. Nung hinihigpitan ko siya, binaligtad ko na lang para mas madali siyang kalasin kung sakaling pipinturahan natin after a year. At nahihirapan akong maghigpit. Katulad nito, ito talaga yung original. Ganyan yung nasa labas. Eh nahihirapan akong maghigpit sa ilalim kasi meron siyang mga maliliit. Ayun o, yung mga maliliit na ano dito. So, ang ginawa ko, binaligtad ko na lang. Ito na yung ating plant rack na bago at ginabi na tayo. Apat na layers yan. 1, 2, 3, 4. Tapos, ang gawa ko, nasa sa inyo kung ilang space yung gagawin or kung gaano ka kitid, gaano ka lapad. Kasi yung gawa ko dito ay 27. Every 27 na butas, naglalagay ako ng ano, ng neto. Sa magtatanong kung magkano yung isang ganito, hindi siya set na binili. Ito ay nasa 360 yata to. Ang isa. So, apat yan. And then, ito, 1,300. Not sure lang, pero mga 1,316, mga ganon. Ang isang ganito. So, apat yan. Hindi pa kasama yung tornilyo. Ito, hindi pa mga kasama yan. Mukha siyang hindi pantay, parang papaganon siya kasi yung tiles namin pababa na ganyan. Konti lang naman pababa para yung tubig pag umuulan dito siya sa drainage kumaano, lumalabas. Ayun lang guys, ang ating vlog for today or tonight kasi ginabi na tayo at papawis na ang lamig pero pinapawisan ako kasi nagaano ko nung plant rack. Hihigpitan ko na lang siya and then tapos na. Ilalagay ko siya doon sa lagay ng kalateya ko. Tapos yung lagay ng kalateya ay ilalagay ko siya doon sa dulo. At bago tayo mag-end ng vlog, syempre mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay North Tagumpay, kay Karen Tagumpay, kay Evette Tarjo, kay Glenda Tihoso, kay Vilma Cueva, kay Lulu De Lara, at sa mga taga Tagbaklubang Occidental, Mindoro dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Bukas ay maaga tayo magbablog. Hayaan nyo. Ngayon ginabi tayo. Actually, madilim talaga kasi umuulan or umaambon kanina pa and then nawala. Tapos nakapag-vlog tayo and then umambon na naman. So, iniiwasan natin na mabasa to kasi magkakaroon siya ng kalawang. Sabi doon sa All Home, dapat daw pag nakikita after a year ng mga kalawang, Pilax ang gagamitin nyo. Yung pang-spray na pintura or paint. Pangit daw kasi pag yung gagamitin is brush or impintura na binabrush para hindi daw kumalat yung ano, yung kalawang kung sakali. Pero ang iniisip ko kasi gawin dito, pag didiligan ko may tray. So naghahanap ako ng malaking tray na katulad nito. Gusto ko nga magpagawa ng tray na katulad nito eh. Kasing laki para i-bottom watering ko na lang sila. So kung nagkakarinig kayo na medyo ingay, ayun po, hinigpitan na natin yung ating plant rack. At bukas, isa-set ko na siya. Sa ngayon, tutulong na lang ako sa paggawa at ano to eh. Nagkamali kasi ng bilang eh. Sa kabilang gilid, 28. Sa kabilang gilid, 27. So, inulit-ulit namin. Eh, nahigpitan ko na yung tornilyo. Hi, ang hirap. So, ang dumi ng kamay ko. At dito ko na yung end ang vlog. I hope you enjoyed it. And don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelaria, if you want to. And also, click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!